Live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel RJ News. You can now listen to DZRJ 810AM from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 810AM. Remember, it's free on all mobile devices. Sa nakita po yung polis, bumunod ng baril. Yung may kulang na bumunod ng baril. At ipinalo sa akin, hindi malo. Sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang polis na mukhang kapre. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na poon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Bulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Isang maulan at maginaw na Miyerkules po. Abay, isumbong mo kay Tulfo na po. Muli, inaanyayahan ko po kayong samahan kami dito sa ating public service. Isumbong mo kay Tulfo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po yung inyong Kuya Mon, ang original na sumbungan ng bayan. Yes, minus Bon po, ang ating partner Kuya Mon na si Bon ay nasa field. Oh yes, assignment. Meron siyang inaasikaso. Yes, okay. Yes, so medyo wala muna siya pero sabi niya kanina tatry daw niyang humabol pero we'll see. Anyway, kami po muna ni Kuya Mon ang panoorin o pag ang samahan ninyo ngayon. Kayo po ibuksan na ang inyong mga Facebook, ang inyong mga TV, radio, pati YouTube, lahat-lahat na. Kasi multimedia na tayo ngayon, Kuya Mon. Oo, high-tech na tayo ngayon. Ayan. Oo, dahil high-tech na tayo, meron na tayong bagong speaker sa wakas na pagbigyan din. Nagkasundo rin, Kuya Mon. Sabi niya, hindi rin niya naintindihan yung sabi sa kanya ni Pangulong Digong. Misunderstood the president, sabi niya. Hey, kapito ko eh. Ay, nang ma... Siyempre, grabe pala na nalaman ng buong madla, Kuya Mon, na laki pala ng sweldo dyan. No? Yan sa Kongreso. 300,000 mahigit ang bawat sweldo nila, pero barya-barya lang daw yun. Barrel ang malaki. Oo. Ayan. So, sabi nga, at least, malakas daw ito. Kasi pareho pala sila ng pangalan, Alan, ano? Pero mas malakas to kasi si Lord. Malakas si Lord. Siyempre. Lord yan eh. Oo. Lord, siyempre. Wala na ibang lalakas Lord, dyan. I am the Lord your God. Ayan. Nagkausuhan na naman pala ang balimbingan dyan, ano, Kuya Mon? Ha? Oh, kung saan mga kakampi, yung mga kampihan, mga nagbalimbingan sila.
yung mga ganon, hatian niya ng, akin ito, umiti ko ito. Kasi, laki kita eh. Dako, oo nga. Kaya pala, sabi nila eh, masarap maging congressman. Anyway, Kuya Mona, yung by the way, ito po sa mga sumusubaybay, nag-viral pa rin po yung video yung sa police nga po. Eh, may balita tayo doon, Kuya Mona. May pinalita ka sa akin. Itong kaya police captain Ronald Sakilayan. Gusto daw niyang magpaliwanag? Oh. Binigay ko yung address natin. Pero sabi ko nga sa iyo eh, magpaliwanag siya sa presinto. Sabi sa akin nung kanyang abogado, sabi sa akin na may sakit daw sa puso. Ay, lintik, sakit sa puso. Takihin? Ha? Siya yung... Baka takihin! Ha? Eh, may sakit pala sa puso. Bakit nagkikipag-away? Sa babae. Babae pa. Inaway. Anong klaseng pulisya? Bading. Bading. Oh, bakla. Boss niya. Ano ba yan? Nakakahawa ba yan? anyway, kung magpapaliwanag siya, Kuya Mon, iniimbitahan natin, open, bukas ang presinto ng isumbong mo kay Tulfo. Presinto? Alam mo, Alin, kahit na anong paliwanag niya, kitang-kita yung abuso na ginawa niya. Yung ginamit niya yung kanyang kapangyarihan sa isang ordinaryo na sibiyan. Inaresto, pinakulong, kinasuhan. Ilang araw daw? Hindi naman, ba? Ilang araw daw nakulong? Ang kasi mababa lang naman yung piyansa nito. Paghandaan naman ng pamilya siguro yun. Maliit lang yung piyansa eh. Hindi naman makakapayag itong mga ito na magtagal pa sa kulong. Oh. And anyway, sige lang, open naman tayo diyan kung magpapaliwanag siya. Kaya lang tingnan natin kung mag-viral pa rin yung paliwanag niya. Kasi pinotakti siya ng pinotakti ng mga galit. Alam ng mo, mga mamamayan. Ang social media is now the great equalizer. Talagang pantay-pantay ang lahat ng tao ngayon dahil sa social media. Lalo pa kung na-videohan ka tapos pinopost ng ganyan, kitang-kita kung anong ginagawa mo. Correct. hindi mo naman isisikreto. Hindi ka makakapagsinungaling. Ayan, naka-post eh. Yes. At hindi lang dito ang nakakakita, buong mundo. Di ba? Lahat ng may Facebook, napapanood yan. Correct. At saka kayong mga... Alin? Yes, Kuya Mon. Na-recall yung... Ano yun? Yung babae na binulat-lat yung kanyang ari doon sa... Tandaan mo yun? Oh, sa kanyang computer. Kuhan pa naman na tigang mata. Yung... Yung... Kulihiyala to eh. Kulihiyala. 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 Sabi ng boyfriend niya, imbulat-lat mo naman. So, ginawa niya, binulat-lat niya yung pakingking niya, di ba? Nung maghiwalay sila, niwalayan yung lalaki, nako, ipinakita nung lalaki yung pakingking niya. Ang daming kayo. Malat eh. Pinotakti siya ng tawag, siyempre, kasi gusto rin makuhan, gusto rin makatikim ng pakingking niya. Marami pong curious syempre kasi kumalat po yung video na yon. Kala niya siguro hindi sinip. Paresto natin yung lalaki, ano, di ba? Yes, Kuya Mo, pa-entrap natin with si IDG. Pa-entrap natin yon. Ayan. Kaya ho kayo, kung kayo ay gagawa ng kabulastugan. Huwag na huwag kayong pumayag na halimbawa i-record yung inyong pagniniig.
pagniniig o yung parte ng katawan, bahagi ng katawan ninyo, wag na wag. Oo, lalo na i-record yan. Ako. Mm. Hindi mo yung nangyari kay Kwan? Kay Paredes? Yan. Yun. Oo. Sal-sal sa camera. Hindi niya na natanggal, hindi niya na-delete. Ha? Sa ano ba yun? Sa cellphone ba yun? O sa laptop niya? Hindi niya na-delete. Hindi niya kaya na-delete. Kumalat. Oo. Eh, liit-liit pa na kanyang titi. Maliit na. Hindi pa matigas. May ano, senior na kasi siya, Kuya Mon eh. Ano? Senior na yata kasi siya. Bakit hinarap yung camera? Sarap na sarap siya. Oo. Ang dami mga kumalat na mga video na ganyan, di ba? Yung mga sex video pa nga, na mga sikat. Ang kalat dyan, pinagpiestahan. Huwag ninyong ipa... Kayo mga kababaihan, huwag kayong pumayag kahit na sabihin ng boyfriend mo. Hindi, para sa atin lang ito. Ayun. Souvenir. Remembrance. Kung gusto ninyo makita yung pagniniig ninyo, sa model. Sa model. May nakapagsabi sa akin, ha? Ano yun? May salamin, di ba? Salamin dito, salamin. Model. Sa taas. Yan, yan. Sinabi lang sa akin. Sabi lang sa iyo, ha? Hindi mo talaga nakita pa talaga na totoo. Alam mo naman siya. Di pa ako nakapasok dyan. Ayan, basta iingatan po natin ang ating privacy. Siyempre, tayo lalo na yung mga kababaihan. Yung imulat-lap. Hindi mo dapat... Hindi. Kaya lang may mga pagsamantala talaga eh. Ayan, kamusta kayo? Maulan, Kuya Mon, ha? Maulan, binaha ang Quezon City na naman kanina. May mga nag-post na, may mga nakita na ako sa Facebook. May mga lumubog na namang lugar dyan sa Quezon City. Bahang-baha. Bahang-baha, kaya wala daw labasan. Wala daw labasan. Kasi pag lumabas sila, baha. Oo, siya Bon ay inuulan din daw ngayon doon sa Kainta. Sabi niya, nag-text siya kanina. Masarap pag matulog. Ang lamig kaya. Ang lamig ng panahon. Minsan lang natin maramdaman yan, lalo na ngayong rainy season at amoy Pasko na. Kaya malamig. Amoy Christmas na, Kuya Mo. pero bago mag-Christmas, abay, akalain mo, nurse week daw ngayon pala, Kuya Mon. Linggo ng mga nurse o ng mga health workers. Oh. Kaya binabati natin yung mga health workers natin, yung mga nurses na patuloy na nag-aalaga sa ating may mga sakit na kababayan. Hindi sila masyado nakikilala. Kailangan kilalanin natin sila at bigyan ng parangal, papuri. Parangal. Yung sa kanilang mga ginagawa. Yes, sa lahat po ng... Nasawi. Nasawi, totoo yan. Doon nga sa mga kaibigan natin, Kuya Mon, sa Sagip Bayan, yung nakakasama natin sa mga volunteers, meron na rin doon mga nawala na, bumigay na. Dahil tinamaan nga nitong pandemya, itong sakit na ito, COVID-19. Kaya malungkot sila, dalagasan na sila ng mga kasamahan natin. Anyway, ay congratulations at pinabati natin ang ating mga frontliners. Sana kahit na kayo ay ano yun, napapagod na sa pag-aalaga ng mga pasyente natin, eh kung kayo ay nakamonitor sa isang bumuhay tubo, kahit paano napapatawa namin kayo ng kaunti. Lalo na kung nakikita niyo si Kuya Mon. Nagagaan ng kaunti yung pagod ninyo. Hindi naman ako komedyante. Eh kaya lang, pag naririnig ka nila kasi yung mga kwento mo, yung mga green jokes mo,
Ayan, matatawa na sila. Kanina, di ba, napag-usapan natin yung motel. Mm. Merong in-check. Nanalo, laki pera. Nanalo siya malaki. Ah, oh, marami pera. Chinese, oo. Oh. Oh, sabi niya, abang binibilang niya yung perang palabas na siya, may sabay-sabay yung babae sa kanya. Pwede ako. Pwede siya. Ganda, ganda ka, sabi niya. Akin, ikaw sama sa akin. Sabi niya, tapos eh, pupunta na sila sa motel. Nakita niya yung palabas yung misis niya doon sa motel. Nakita niya. Sabi niya, ako swerte. Swerte ako, sabi niya. Panalo ako, malaki. May sama babae sa akin. Ngayon, hindi pa kita misis. Hindi siya nakita. Hindi siya nakita ng misis niya. Na kasi yung misis niya palabas na. Ay, nako, ito ang inject na ito. Hindi na naisip niya. Misis niya, bakit kaya galing doon? Baka marami din pera. Madami din pera si misis. Swerte. Una-una, swerte. Dami kita. May pera. Pangalawa, kuha babae. May babae. Pangatlo, hindi kita ni misis. Swerte talaga. Ay, nako. Ay, alam nga. Teka muna, Kuya Mar. Ngayon daw ay luluwagan na. Unti-unti luluwagan na daw. Oh. Ang quarantine dito sa Metro Manila. O yung sa edad daw, di ba? Yung mga senior citizen, bawal lumabas. Ngayon daw, 65 below. Pwede na daw, palalabasin na daw nila. Ay, nako. Dati ka pa namang pwede eh. Okay, yung mga tata. Uy, bata po eh. Ay, yung mga tata. Kaya nga, pwede ka naman dati pa. O, mga tatang. Tatang, pwede na pala kayo lumabas. Oo, tatang na nang 65 below, pwede na ho kayong magkape-kape, lumabas. Oo, pero yung sa bata daw, titignan kung below 18, kung pwede na, titignan pag-aaralan pa rin daw. Tapos yung mga oras sa gabi. Oh. Medyo babawasan na rin daw yung curfew. Ano na? Oo, kasi may mga bawat city kasi Kuya Mo, may kanya-kanyang curfew tayo eh. Oh. Eh, gusto pa aga na lang, tatanggalin or gagawing later ano? Yung curfew. Pero ayaw pumayag ng mga mayors. Yung araw, martial law, buhay na ako noon eh. Oo. Ang curfew from 12 midnight to 5 in the morning. A.M. A.M. Yes. Ngayon, sa ibang lugar ang curfew, may 10 o'clock ng gabi hanggang alas 5. Yan. Pero sabi daw, unti-unti, luluwagan na Kuya Mon. Tapos unti-unti rin, pababalikin na yung mga transportation natin. At unti-unti rin, pa, may mga pasok na. May pagitan yung mga pasahero. May pagitan. Bawat isa sa bus. Sa bus, eh, hindi pwede may katabi. Isa ka lang. Hindi pwede. Pati sa jeep, merong pagitan kayo. Hindi ka pwede may kaakbay. Wala mo na ka-holding hands pagka nagko-commute kayo, ha? Hindi mo na. Pero, pwede nang magpunta sa mga resort, Kuya Mo, na bukas na ang Boracay. Pwede nang mamasyal. Pwede na mag-swimming. Pwede na sa Baguio. Pwede na rin daw sa Baguio. Tagaytay. Pwede na rin. Naalala ko yung kwento nung bagong kasal. Pagpunta silang Baguio. Alda. Sabi ng lalaki, ani, sabi niya, hindi ko na matiis. Gusto ko na eh. Sabi mo ba eh? Paano gusto? Ano ito? Gawa natin ng paraan. Kumandong pa sa akin.
Kumandong. Kalong. May naka, yung babae naman naka, kuna eh, naka skirt. Nakabalda. Balda. Pumasok. Amo nakakalong. Sabi nung, sabi, hindi naman makakilos. Sabi nung, sabi nung babae, malapit. Mamang driver, malapit na ba tayo sa Baguio? O malapit na po. Sabi, yay, malapit sa Baguio. Para-paraan eh, para-paraan. Yay, nakarating na siya. Ay, talaga naman, oh. Para-paraan yan, Kuya Mon. Ay, ako. Talaga naman, oh. Anyway, Kuya Mon, mamaya ang tabayanan nila ang ating servisyo publiko. Mamaya po, tulad kahapon, may mga isisingit-singit lang tayo yung mga ayuda-ayuda natin, Kuya Mon, ng mga video. Papakita lang ho natin, pasingit-singit lang ho natin sa mga gaps ho natin. Para nakikita ko ng mga sponsors na talaga po nakakarating sa mga tao, sa mga kababayan natin, yung kanilang ibinibigay. Sabagay, kung ako lang, ayokong ipakita eh, yung ginagawa natin. Kaya lang, marami tayong donors eh. Gusto ko malaman na saan na pupunta yung... Na binibigay talaga natin. Mamaya ho yan, mapapanood ho ninyo sa mga gaps. Yung latest ngayon, nag-donate ang Federation of Filipino-Chinese Chamber. Ng 60 sacks, 50 kilos. Wow! Marami na naman tayo pa-repack. Nagbigay yung president ng Federation, si Henry Limbolyong. Ayan, salamat po. More blessings to come. Marami na naman tayo mabibigyan ng ayuda o ng tulong. Yung mga kababayan. Dito sa Isumbo mo kay Tulfo, Kuya Mon, yung mga nagpupunta rito, na tingin namin eh, talagang walang pangkain, nangailangan ng tulong. Yung meron kami dito iniaabot sa kanila. Napuputol ba? Oh. Anyway, mamaya po sa pagbabalik ko namin habang inaayos po na ng mga connections, antabayanan niyo po ang ating mga nakahandang sumbong ngayong araw na ito. Mamaya po, back-to-back na sumbong tungkol ito sa OFW. Yung isa po ay isang engineer dyan ho sa may Saudi Arabia. Abay, kinasuhan daw po doon sa Saudi dahil di umano ay peke yung kanyang mga papele sa pagiging isang engineer. Ayan, kaya ho, kinasuhan daw siya doon. Mamaya alamin natin ang kabuuan ng kwento at ano ba ang katotohanan? Peking engineer ba talaga to? O tunay na mga legitimate na inhinyero itong ating kababayan? Mamaya, antabayanan ho yan. At isa rin hong gusto nang umuwi na OFW mula naman din sa Riyadh. Eh, overstay na ho ito. Eh, tapos na ho yung kontrata. Ayaw pa daw hong pauwiin nung kanyang employer o nung kanyang agency doon. Paano ho natin ang dahilan? Bakit nga ba ayaw pa rin siyang pauwiin? Antabayanan ho yan. At isa na naman kasambahay ang natulungan natin, Kuya Mon, na nagsilbi na sabi niya ay 40 years na nanilbihan sa isang milya dito sa May San Juan. 40 years? Eh matanda, pinauwi na. 40 years. Wow. Sabi niya, eh gusto na isa siya, pinauwi na siya sa Isabela kasi nga may patanda. Eh gusto niya, yung may compensation naman, meron namang ibibigay sa kanya. Yung kanyang benepisyo naman na makukuha. Oh. Mamaya, alamin natin yan kung ano po ang naging sagot ng kanyang employer nung dumulog na ho siya dito sa ating palatuntunan. At dalawa namang sikyo ang humiling sa atin ng tulong dahil daw hindi, matagal na hindi napapasweldo ng kanilang agency.
Itong agency na ito ay yung Grand Meritus Security Agency. Mamaya ho, alamin din natin ang kabuuan ng kanilang hiling o kanilang sumbong at ang aksyon na ginawa ng ating palatuntunan. Alright? Sige, ang lahat na ito ay bibigay po namin sa inyo sa pagbabalik ng Isumbong Mo Kay Tulfo. Ang oras po muna natin ay alas 3:22. Magbabalik po kami. Pa! Siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Pulpo, nagpagtanggol ang nahapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. Tawang unang sumbungan na bayan, di mo naka. Kailangan kong mag-alilangan, handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muli nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Pulpo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bold Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV, seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus Boxes and Digital Free-to-Air Channel 29, also heard on DZRJ at 10 a.m. Secretary Sal Panelo and co-host Pia Morito and other surprise guests will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day and provide legal and social insights on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ810AM and subscribe and like and watch on YouTube, RJ News PH. Listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Dito sa ating patuntunan, isumbong mo kanina yung mga videos po namin. Nakita kayo itong matabang mama.
Si Roger yung nagbibigay, nag-aabot ng ayuda. Kasi yan yung mga frontliners natin, Kuya Mon, eh. Sila yung ating mga chabilita. Ayan. Alright, sige, dito tayo sa unang sumbong natin, Kuya Mon. Ito yung tungkol sa OFW na pinapanggit ko isang engineer. Yeah, engineer siya sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Siya po ay nagpunta, 9 years in service na siya doon, Kuya Mon, ha? Nagtuturo din siya. Ang trabaho niya ito, nagtuturo ng mga sa Al-Khobar. Kaya lang, itong huli na pangyayari, siya daw ay inimbitahan ng pulis doon sa Al-Khobar. Dahil daw meron yatang mali o may investigation na ginawa yung kanyang employer at saka yung tinatawag nilang Saudi Council of Engineers. Kasi chinecheck pala talaga, Kuya Mon, yung mga engineers natin kung in-update yung mga records nila, ganyan. So, natsyempo, itong si Engineer Florelio Abella, 58 years old, nang i-verify yung kanyang mga documents. So, ay kinailangan imbitahan daw. Narito po, pakinggan ho natin. Nag-aalala na po ako sa asawa ko dahil po sa pagkakamali ng RTU, sa pagka-deny nila na doon nag-graduate yung asawa ko, nagkaroon ng kasong asawa ko sa SCE. Nung nakita nilang malabo, registral sila, dapat hinanak nila, di ba ma'am? Hindi, sumagot agad sila, alam nilang Saudi Arabia yon at kapwa Pilipino nila, sinabi nila na walang Florelio Abella nag-graduate nung 1986. Pero meron talaga. Graduate talaga siya. Kasi po, pangatlong imbestiga na yan bago nag-apply. License po siya. Nag-apply, pasado. Yes, ang sinagot ng registrar. Mm-hmm. Pangalawang apply, nag-apply ng for engineering license. Ang sumagot sa registrar, tama naman, may graduate doon. Ito na hong pangatlo na para magpa-upgrade siya ng engineer siya dahil sa ikama kailangan. Bakit sumagot agad ng hindi? And dahil doon, nagka-ano na ho yung asawa ko. Yon. Ina-update pala every quarter, Kuya Mon, yung mga papeles ng mga engineers. Okay. Di kina-countercheck dito sa Pilipinas. RTU. Rizal RTU. Technological. Correct. University dyan, sa Mandaluyong. Mandaluyong. Diyan siya graduate. Graduate naman talaga. Kaya lang, nagkataon lang, Kuya Mon, yung sumagot daw sa telepono nung tumatawag yung mga taga-Saudi, syempre hindi kilala. Bago yata yung taga-registrar. Ang sabi, they don't have a graduate by the name of a certain Florelio Abella. Nagkamali siya. Yun ang sinabi niya. Yung sinabi niyang yun, tumatak na sa utak ng mga taga-Saudi Council of Engineers. Kaya inakusahan na peking engineer itong si Florelio Abella. Kaya ang nangyari, ang resulta po nun, siya po ay dinitained. Narito po, pagpapatuloy. Ayun po, dinitain na po siya ng September 7 kasi may trial po. Mm-hmm. So nag-aantay kami, lumilipas yung araw. Nagkaroon na tapos lang yung trial September 21. Hindi ba siya sinuportahan yung company niya? Yun po, hindi namin alam. Kaya kami humingi ng tulong. Mm-hmm. Kasi wala po kami nakukuha ng update niya sa company. Kahit po sa government natin, walang tumulong sa kanya. Wala ba lumapit sa embassy para ikuha siya? Meron po, September 14, alam na daw ng Philippine Embassy, pero wala pong action. Walang tumatawag siya. Nasaan siya ngayon, ang tatay mo? Nakadetain pa rin po sa Daran Police Station. Ano yung parusa? Ano yung... Wala naman kung parusa. For deportation na siya. Gusto po namin na yung OWA ay umaksyon. Wala talagang OWA ang umaaksyon, ma'am. Talagang kawawang-kawawa yung asawa ko. Paano ho? Anong gagawin niya? Wala siyang lawyer. Pero napunta na po kayo sa OWA? Opo. OWA. Sa OWA. Fill out po kami ng form. Mag-antay lang daw po ng email, text, and tawag. Pero hanggang ngayon wala po. Kaya sana po matulungan niyo kami, ma'am. Yun, kinasuhan, Kuya Mon, itong si Engineer Fro Abella ng mga taga-Saudi, peke daw na dokumento, peking engineer. Kaya hiniring siya, nakapagtataka, Kuya Mon, hindi siya sinuportahan ng kanyang employer. Malaking kumpanya daw to, yung Sraco, sinasabi nila. Malaking kumpanya, pero walang suporta. Maging ang gobyerno natin, hindi siya tinulungan.
hindi siya nabigyan ng fair o patas na paghihiring o pag-ibisiga doon sa kaso. Kaya ang nangyari, Kuya Mon, natalo siya doon sa kaso niya sa Saudi. What's ang lubos na inaala, natalo. Kasi pinaniwalaan na kaagad ng council nila kung ano yung unang sinabi ng RTU. Kahit na may mga... Hindi ba nai-chinek nung council yung Professional Regulations Commission? Hindi ba nagtanong sila? Nag-check sila, Kuya Mon. Actually, nag-submit pa yung pamilya. Nag-submit din ng RTU ng mga papeles. Parang binawi nila yung una nilang sinabi. Binawi ng RTU. Tapos nag-submit sila ng PRC license, mga diploma, lahat na. Pero wala eh. Hindi rin daw pinakinggan ng Saudi Council yun. Parang kung ano na yung naunang narinig nila, yun na yun. Eh, and alam mo naman yung mga Arabo, mga bobo yan eh. Sarado na sila. Oh, bobo yan. Eh, walang mga ito otak yan. Kaya wala siyang naging lakas para ipagtanggol ang sarili niya. Kasi ano yun? Bingi, bulag ang mga taga-Saudi sa mga paliwanag niya. Oo. Oh. Kaya nag-aalala yung pamilya, Kuya Mon, kasi may sakit sa puso pala itong si engineer na bypass na ito sa Saudi noon. Inaalala nila baka ma-stress, mamatay pa dun sa kulungan. Kaya agad maaari kung talagang natalo na, sige talo, tanggap na nila, pero ang ano'y pauwi na lang. Pauwi na lang, baka daw kung ano, mapahamak pa daw doon itong kanilang padre de familia. Kaya natin, Kuya Mon, tayo nakipag-ugnayan sa OMWA, Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Sa ilalim po yan ng Department of Foreign Affairs. Kasi sa OMWA, Kuya Mon, may mga desk dyan, bawat bansa-bansa. May problema ka sa... Kung may problema ka sa Saudi, may Saudi desk. May problema ka sa Dubai, may Dubai desk. May mga ganon. So ito ko nakausap natin, Kuya Mon, si Mr. Barry. At pero pinakausap muna natin siya kay Aling Leonida, yung misis nung engineer, para magkapaliwanagan sila, maibigay yung detalye. Narito po yung bahagi niya. So ito sabihin, may decision na. Opo, for deportation. Kaya ano, pauwi na po nila kasi po yung medical condition nung baka hindi na po maganda, sir. Ganito, follow up ko sa Philippine Embassy, tanungin natin sila kung totoong pauwi na si Mr. Abelia. Opo, okay. Opo, tapos po. Ganito, kunin ko yung number mo. Okay. Sir, sana po matulungan nyo kami agad, sir. Kawawa na po yung asawa ko, sir. Di ba, tatawagan kita mamaya. Sir. Kung ano yung makukuha nating report or update galing Saudi, tatanungin natin kung talagang pauwi na siya. Yun. Yan po si Mr. Barry. Pero Kuya Mon, para sigurado tayo na ang nakipag-ugnayan, tumawag tayo sa Philippine Embassy natin doon sa Saudi. Sino ang ambassador natin doon? Ako, hindi ko lang na-check. Desa, pakicheck mo sino yung ambassador natin doon sa Saudi. At nakausap po Kuya Mon si Miss, yung in charge doon na si Miss Mila Versosa. Nireport niya sa atin, Kuya Mo, na pauuwiin na nga lang ng Saudi government itong si engineer at binilhan na daw ng ticket ng kanyang employer. Kaya lang waiting pa kasi ang flight daw hindi pa regular. So mag-aantay-antay pa kung saang flight siya isasakay. Pero ang importante doon, siya ay pauuwiin na. Kupin niya ng polo, Philippine Overseas Labor Office. Kaso hindi daw ganoon ang sistema doon, Kuya Mon. From the police station, pagka may flight na idediretso sa airport, hindi nila ilalabas sa presinto. Ganoon daw ang ruling ng flight. Pero binalitaan din naman tayo ni Mrs. Leonida, nung asawa, kasi at tumawag din sa kaya pinatawag niya yung taga-OMWA at saka yung taga-embassy. Narito po yung update ni Mrs. Leonida Abelia. Magandang araw po, Sir Ramon Tulfo and Ma'am Aline Ferrer. Kagabi po ay tumawag ang asawa ko at sinabi niya po na kailangan daw po ng lawyer ASAP sabihin daw po sa ESRACO agency
At kung hindi na po makapagpadala ng attorney, ay makukulong daw, makukonvict daw po siya ng 6 months. Kaya ang ginawa po namin, pagtapos namin mag-usap, ay kinontak namin yung Segundino Villaflor, dahil yung po ang contact person namin sa Saudi, HR po siya ng Israco. At sinabi namin na ASAP na bigyan siya ng lawyer. Ang sinagot po sa amin ni Segundino Villaflor ay tapos na ang usapan at nakapagbigay na sila ng pambayad sa ticket para makauwi sa Pilipinas. Humihingi kami ng tulong ulit, kasi lalong-lalo na po sa Philippine Embassy, sa tulong niyo po, Sir Ramon Tulfo and Alin Ferrer, na kung ano na po talaga ang sitwasyon, kung kailan po talaga na ASAP na makauwi ng si Florello de Abella, na nakulong na walang kasalanan, na ang date po ng ticket po ay sana po ay malaman na po namin. Salamat po. Yun. Alin? Yung sina... Yes, Kuya Mon. Yung... Dapat abulin natin, tulungan natin makasampa ng demanda laban sa RTU. Rizal. Correct. Tama yan ko yung Mon, kaya inaantay natin makauwi dito sa Pilipinas si engineer at babalikan natin yung RTU. Kasi wala, nasira yung kanyang trabaho doon sa Saudi dahil sa maling ewan ko, bingi ba? O hindi na unawaan yung tinatanong sa kanya ng mga taga-Saudi? Interesado siyang magsampa ng kaso. Interesado ko yung Mon. Interesado. Ay tutulungan natin siya. Mm-mm. Actually, gusto nga niya i-contest pa sana yung kaso niya doon sa Saudi. Kaya lang, pag nag-contest siya, iniidinaan pa ulit niya sa abogado o mga hiring-hiring pa, lalaban pa siya, magtatagal. Eh, ayaw na rin ng pamilya, baka atakihin siya doon. Dito na lang. Dito lang gagawin yung laban. Oh, so inaantay natin yan, Kuya Mon. Ang ambassador natin doon, Kuya Mon, si Ambassador Adnan Alonto. Ay, so, Adnan Alonto. Muslim. Yes. Alam mo naman yung mga Muslim sampalataya yan sa Saudi. Kaya mga dapat ang pinadadala natin dyan, yung hindi Muslim. Totoo nga. Dapat nga. Oo. Anyway, ito ay inaantay na lang ho natin ha. Sabi naman ho sa atin ng embahada natin doon, mag-antay lamang, malalaman naman daw pagka-flight na kasi para masundo ho sa airport itong si Engineer Abella. Anytime this week or next week ay pauwi na ho itong si engineer. At pagdating niya, aalalayan ho natin, tutulungan ho natin siya makapagsampa ng kaso. Laban dito sa parang sumira, nasira yung kanyang karir sa Saudi. Wow. Ayan. Sige. At ito pa, isa pang OFW, Kuya Mon, ito naman ay kasambahay o domestic helper, si Jovelyn Empleo sa Riyadh, Saudi Arabia naman. Eh, pinabayaan na daw Riyadh. Pinabayaan na daw ito ng kanyang agency. Oh, ang agency niya ay Mayon International Trading Corporation. Eh, overstay na daw ito eh. Gusto na umuwi. Ba't hindi pa daw po uwiin? Sige nga, pakinggan ho natin ang sumbong. Narito po. Ma'am, ako po si Jovelyn Empleo. Isa po akong AFW dito po sa Saudi Arabia. Andito po ako ngayon sa aming agency. 3 buwan at 10 araw na po ako nag-stay dito sa aming agency. Ma'am, inireklamo ko po ang agency ko po sa Pilipinas. Mayon International Trading Corporation. Ma'am, ako po ay lumalapit sa inyo. Humihingi po ako ng tulong para po makauwi po ako ng Pilipinas. Ako po ay pinabayaan na po ako ng agency ko sa Pilipinas. Hindi na po sila nakikipag-cooperate sa pamilya ko kung ano na po ba lagay ng ticket ko para makauwi po ako ng bansa natin. Problema ko lang po ay ang aking exit visa. Naghintay po ako ng 3 buwan bago po marilis ang aking exit visa. Ngayon po may exit visa na ako, ticket naman po ang problema ko. Ang sabi po ng agency ko sa Pilipinas, ako daw po ay pinabook na at may flight na daw po ako dapat noong September 17. Kaso po ma'am, hindi po natuloy yung flight. Yan. Yung pong video... Ano ba yan? Nakarinig ko ba? Yung through Messenger? Video yan.
Yes, through Messenger yan. Oo, nagpadala siya ng video niya mismo para isalaysay ng personal yung kanyang hinaing. Oo, kaya ako medyo chappy-chappy ho yung kanyang video. Anyway, pinaasa siya Kuya Mon na makakauwi na, may flight na daw, pero wala naman. So parang tinacharing-charing daw siya nitong kanyang agency. Pinabayaan na daw talaga siya. Nung naayos na yung exit visa, flight naman na naging problema niya. Sige nga, pero ito po ang pagpapatuloy ng kanyang sumbong. Ang pinabooking daw po nila ako sa airline ng Etihad Airways. Connecting flight po ang kanilang ginawa. Yan po dapat yung flight ko nung 17, kaso ma'am hindi po nangyari at naandito pa rin po ako hanggang ngayon sa aming agency. Tulungan niyo po ako makauwi ng Pilipinas. Hindi ko na ma'am alam kung saan pa po ako lalapit. 3 buwan at 10 araw na po ako dito sa aming ahensya. Hanggang ngayon wala pa rin po. Nakikipag-communicate pa rin po yung pamilya ko sa ahensya ko dyan sa Pilipinas, pero wala na po talagang response. Ni Honiha, wala na po silang response. Tinatawagan po ng tinatawagan, pero hindi na po nila ma'am sinasagot. Sana ma'am matulungan nyo po ako. Maraming maraming salamat ma'am. Maghihintay po ako sa action nyo. Sana po matulungan nyo po ako. Maraming maraming salamat po. Yan, hindi na daw sila sinasagot nung mayon, yung kanyang pamilya at maging siya. Kaya tayo na kuya mo nang tumawag. Okay. Tinawagan natin ang Mayon International at nakausap natin dyan si Apple Ortega. Yan yung in charge dito sa pagpapauwi sa mga workers ng Mayon International. Narito po yung kanyang naging sagot sa atin. Actually po, kasi ma'am, nag-submit po kami sa POEA ng report na may ticket pong nakuha si FRA on October 31. Ilang beses na daw po niyo sinabing may ticket pero wala naman, sinasabi niyo lang cancel daw yung flight. Actually before, alam ko nagkaroon ng problem. Ngayon po alam ko nakasecured naman po sila ng ticket. So, lahat naman po ng ano namin, no? Inaano namin sa POEA. Kasi si FRA naman po yung nagpadala po ng ticket. So, for sure naman, nasa ano naman po ng accommodation ng FRA, si worker. Oo, sana po totoo na yung ticket ng 31, makauwi na. For sure naman, ma'am, na-report namin sa POEA din. Actually, nung nakaraan, alam ko, na-report na rin namin. Pero si FRA naman sabi nag-cancel. Pero ngayon po, may na-secure naman na pong ano, ticket. Yung promise ha? Promise na talaga yan. Nasa October 31. Yung nagsabi nyo sa promise ha? Nauuwi na talaga dahil naman nakatingkati na. Uwing-uwi na. Ito nga si Ate Jovelyn. Oh, katingkati na eh. No? Siyempre na makapiling. Na makapiling yung kanyang pamilya. Yun, hindi ko sabihin. Kaya ibinalita natin kay Jovelyn yan, Kuya Mon. Natutuo na, promise na talaga, na sa October 31 ay makaka-flight na siya pa-uwi ng Pilipinas. Narito ang kanyang naging reaction. Ako po si Jovelyn Empleo. Lubos po ako nagpapasalamat sa action pong ginawa ni Sir Ramon Tulfo sa kaso ko po. Maraming 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 salamat po. Wala pong hanggan na pasasalamat. Hindi ko po alam kung ilang weeks, hindi po inabot ng 1 buwan ang paghingi ko ng tulong kay Sir Ramon Tulfo. Inaksyonan niya po niya agad ang aking kaso. Maraming maraming salamat po kay Angel na humawak ng aking kaso. Maraming maraming salamat sa inyo, ma'am. Kahit po salungat yung ating oras, kahit po wala, hindi nyo na po oras ng trabaho. Hindi nyo na po oras ng trabaho, tinutulungan nyo pa rin po ako. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po sa pag-action, ma'am. Oo, makakauwi na po ako sa October 31. Meron na daw po akong ticket. Walang hanggang pasasalamat, ma'am. Kahit hindi po personal na ako nagpunta dyan, kahit hindi po personal nagpunta ang pamilya ko sa inyo, inaksyonan niyo po ang aking kaso. Maraming maraming salamat po. Pagka-uwi ko po ng Pilipinas, pupuntahan ko po kayo para po magpasalamat po sa inyo ng personal. Walang hanggang pasasalamat, ma'am, sir. Maraming 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 salamat po. Walang hanggang pasasalamat, Kuya Mon. May asawa ba ito? Hindi pa. Meron, meron.
Meron. Kaya nga sabi ko sa iyo, kating-kati nang umuwi eh. Walang hanggang pasalamat yan. Tama, hindi pa nakaka-uwi yan. Papunta raw siya dito sa ating opisina para personal na ma-shakehan ka, makamayan ka na. Oo. Kasi magkaiba tayo ng oras kasi Kuya Mon, di ba? Iba oras sa Saudi, iba oras natin. Kaya minsan gabi kung kausapin natin yung mga complainant na nasa abroad. Correct. Kaya natutuwa siya kahit na beyond na sa oras ng trabaho daw. Abay, may uma-action pa rin, may kumikilos pa rin daw dito sa Pilipinas. Sa itong buo mo kay Tulfo yan. Sa kahit na gabi, pag sinasagot po namin, sinasagot ng aking mga angels, pati si Bon. Yes. Sinasagot, eh, yung madaling araw, kumisa tumatawag. Oo. Talagang ganon. Ganon ang public service. Yan ang tunay na public service. Correct. Oh, week, pati weekend, yung mga ganyan. Ta. Ganun talaga po. Alright. Sige, anyway, bago tayo magpatuloy, Kuya Mon, gusto ko lang ipaalala ulit sa mga kaubayan natin na bawal po magkabit ng antena, ha? Sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente, lalo ngayon nagbababagyo. Uy, sa summer, may bagyo, Kuya Mon. Ano daw, signal number one. Aba, makukuryente po kayo. Delikado yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura na malapit sa linya ng kuryente ay mahigit pong ipinagbabawal. Maikaw ko ng parusa ang paglabag po dyan. Pagkakakulong na hanggang 12 taon at kasama pa ang multang hindi po bababa sa 50,000 pesos. Kaya po makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man sa bansa. Isang paalala po yan mula sa NGCP. Alright, isa na lang na sumbong bago tuloy tayo magtapos, Kuya Mon. Ito, meron pa si Lola Anesita Damaso ng Isabela. Siya ay matagal na nalibihan daw sa pamilya de Lenya dyan sa may East Green Hills, Mandaluyong City. At siya daw ay nag-alaga pa nung kapatid ng pamilya na may sakit. Naging caregiver pa, sabi niya. Eh kaya lang ang amo niya, Kuya Mo, nakabase sa Amerika. So pinapadala-dala lang yung kanyang sweldo. Oh. Nung unang panahon pa daw, bata-bata pa siya nang siya'y magsimulang manilbihan, 1.5 pa daw ang sweldo niya noon. Naging 2.5, naging 3.5, hanggang sa naging 4.5. Eh ngayon, wala na yung alaga niya, namatay na daw yung alaga niya. Eh nabalitaan na lang niya na siya ay pinapauwi na sa probinsya nung kanyang amo. Sige nga, pakinggan natin ang sumbong ni Aling Aniseta. Sino nagpapasweldo sa inyo? Sila po. Sila. Yung mag-asawa, magkano po sweldo niyo? Nung una, mababa lang po. Nag-start kayo sa magkano? 1.5 ang starting ko noon. Naging 2, naging 2.5, naging 3.5, ganun. Sa ano, last nga ano ko, 4.5, yun lang. Nagpa, ano, kasi may sakit na rin ako, high blood na ano, kaya nagkuha ko ng kasama ko. So ano ang problema niyo? Di, umuwi sila sa abroad, tapos nagpunta na sila dito. Eh, pinapauwi na ako. Parang tinatanggal na kayo? Opo. Kahit po ba nasa Amerika sila, pinapadala yung sweldo nyo? Nasweldoan naman kayo? Nagsweldo po, pero matagal na hindi binigay. Pero itong October, hindi binigay kasi kasama daw ng separation pay. Kaso lang, ang problema ko, isa lang ang binibigay, tapos cheque 2020 hanggang mabuo daw yung 100. Yon. Bibigyan daw siya ng parang separation pay na rin, Kuya Mon, halagang 100,000 sa loob ng 40 years. Kaya lang hulugan. Hulugan din. Ano ba yan? Balas po ba sa mga amo yan? Hulugan na nga, cheque pa. Sa Amerika pa nakabase. Ah, pero uwi na sila, balik bayan na dito, Kuya Mon. Yun lang sinabi sa kanya. Andito na kami, uwi ka na sa probinsya,
Bibigyan ka namin ng pera, pero hulugan. O, 10,000, 10,000, tapos 20,000, hanggang sa matapos, hanggang December, yung 100,000 pesos na huhulugan sa kanya. Kaya naman tinawagan natin itong kanyang employer na si Mr. Sunny Delenya. O, para alamin sa kanya na wag ganon, wag naman kaming hulugan, ibigay na lang ng cash. Kasi pag hinulug-hulugan mo ng ganong kaliliit, walang mangyayari eh. Gusto yata nga ipanghanap buhay ni nanay yung kanyang pinaghirapang pera. O, kaya lang kuya mo. Kaya lang si Mr. Delenya, kuya mo, hindi nasagot dun sa tawag natin. Ay tayo sagutin. Pero tinext ko. Tinext ko siya. Kasi baka ayaw tumanggap ng call, so baka gusto niya text lang. Tinext ko siya na kung maaari ay ibigay na lang niya ng buo. Cash. Yung pera ni Aling Aniseta. Huwag nang gawin Bombay. Di naman siya Bombay. Amerikano siya eh. Diba? Parang kay doktora. Si doktora, pinayagan natin maghulugan eh. Diba? Si doktora, hulugan. Sige, pinayagan natin. Dahil hinadaw ang kita ng mga doktor ngayon, sabi niya. Pero ito, Amerikano naman ito eh. Bakit gagawing hulugan si nanay? Kaya ang naging sagot at tagi, naging sagot lang niya sa atin, kuya mo, doon sa text natin ni Mr. Delenya, yes, tapos may thumbs up. Ayon. Yes, ang reply niya, tapos thumbs up. Kaya binalitaan tayo ni Aling Aniseta doon tayo sa clip number 3, Viola. Binalitaan niya tayo kung ano resulta doon sa naging pag-aharap. Kasi sabi natin, mag-usap sila sa barangay. Narito po yan. Oh, ano pong nangyari na pagkagaling niyo po dito kahapon? Kasi nag-reply po sa akin yung amo niyo. Pag-uwi namin kahapon, nung kumain siya, nag-usap kami doon sa opisina niya. Sinabi niya na gano'n, bigay na nga niya. Oo. Kaya yata po, pero okay na rin lang yun. Basta isang ano lang yun. Pag-uwi ko po, kasi hindi pa ako nakukuha ng ano, yung yung travel pass. Pag-uwi niyo? Yun ho, pinag-usapan namin po. Oh, so ano po ang reaction niyo? Medyo masaya. Dahil nga sa ganun ang sabi niya. Naka-swab test na rin ako, barangay clearance, tapos yung medical certificate, dagdagan ko yung puhunan doon sa bahay namin, yung magtitinda ba. Ayun, so ayos na po ang problema, hindi na kailangan ng barangay, di ba? Salamat po sa kanya po, kay nakatulong din siya. Okay. Oh, thank you po. Yun! Areglado na si nanay, meron na siyang 100,000. Yung hindi na bumba yung amo. Hindi na. Buo nang ibinigay 100,000, cheque pa rin, pero okay lang daw kay nanay yon. Ipapasok daw niya sa kanyang account. Oh, may account si nanay. Wala yung joke na tungkol sa bumba. yung bata. Natatakot kasi nung araw yung mga bumba, may mga balbas yan eh. Balbas dito. Tapos nakabalot yung nakabalot ang ulo. Saka may takip sa ulo. Yung turban. Mga turban. Noong araw ito. Mm. Ngayon, nakamotor na motorsiklo na yung mga Bombay. Yes. Tuwing yung Bombay sa maniningil sa nanay sa bahay nila, yung bata, 5 years old, 6 years old, natatakot kasi balbas yung balbas na balbas sarado eh yung Bombay. Nanay yeah. Sabi niya dito na naman yung Bombay, takot eh, nanginginig siya eh. Minsan sabi ng nanay, sige nanay, andito na naman, sige sumukob ka na dito sa akin. tago sumukob doon sa ano to, dito ka sa saya ko, sumukob. Sabi ng Sabi ng nanay, may Bombay din dito. May amoy Bombay din pala. Ay, nako. Ayan, nako, Kuya Mon. Maraming salamat. Ubus na oras natin. Maraming salamat po sa inyong ginawa pagsubaybay ho sa amin. Bukas po ulit, ha, isang bumukay tulpo. Kasama na ho natin si Partner Bon. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Montulfo. Kuya Mon, ang orihinal na sumbungan ng bayan.
Alright. Bye-bye. Bukas po ulit. Susunod na po programa ni Kuya Jimmy mo na to. Bye-bye. Thank you. Pagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pong local tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pong local tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang mintis lahat na so we never acted like a goon. Daw ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Oh, Tulfo ang pangalan siya, ang bago natin kakamay. Oh, Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pungokit tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pungokit tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments